Joining us now is Mar Valbuena, the chairman of Transport Group Manibela. Good morning, sir. Welcome to the program. Good morning po, Ma'am Christina. Okay, sir, much has been said about your three-day transport strike, which will start on July 24. That's when the president delivers his second State of the Nation address. First, sir, pag-usapan natin, no, ilang public utility vehicles ang involved dito sa planned three-day transport strike niyo po? Ma'am Christina, hindi po ito bababa ng 200,000 po. Ma'am Katrina? Okay, 200,000 peso. Sorry, sir, 200,000 PUVs. All in Metro Manila or may mga ibang probinsya pa pong kasama? Nationwide po ito, Ma'am Katrina. Hindi po bababa ng 200,000 po na public utility vehicles at baka madagdagan pa po. Expected po namin hanggang 300,000. Opo. Sir, ano-anong ruta at ano-anong klaseng PUV po yung involved dito? Saan po yung magiging bulk na maapektuhan nitong transport strike niyo po? Itong NCR, Calabarzon, Region 3. Actually, lahat ang nag-confirm na ngayon, ma'am, siyam na region ang nag-confirm ngayon. So, pinakamalaki itong Luzon, Visayas, at yung Davao region na talagang mapipace out na sila, and yung Cagayan de Oro, Sarangani, and Cotabato nagsabi na rin po sa atin. Opo. Sir, for the benefit of our viewers, the protest is going to be held over the government's alleged refusal or silence to discuss the omnibus franchising guidelines with your group. Pero dininay po to ng LTFRB. They claim na nakikipag-usap naman po sila sa iba't ibang mga transport group ukol dito. Your reaction to the LTFRB's denial, sir? Kahit kami, ma'am, nakikipag-usap din naman kami. Pero when it comes to omnibus franchising guidelines, hindi pa po ito nasisimulan. Simula po nung nag-strike kaming una. And ngayon po yung mga reklamo namin, wala pa rin pong natutugunan. Yung hinihingi nilang ebidensya sa amin, ma'am, nagpapatunay lamang na hindi nila binabasa yung mga reklamo ipinapasa namin sa kanila o pinare-receive namin. Kasi naka-attach na po doon eh, yung mga ebidensya doon sa reklamo namin. Opo. Sir, pag-usapan po natin tong ebidensya. Ano-ano po yung mga reklamo nyo against the omnibus franchising guidelines? Ano po yung mga red flags na gusto nyong ma-address o mabago doon sa polisiyang iyon? Unang-una, ma'am, yung pag-bid doon sa mga ruta na kailangan may bidding fee. Tapos yung mga pag-award doon sa mga ruta o pagbibigay ng provisional authority doon sa mga corporations na hindi naman po sila operator doon sa lugar, doon sa ruta po na yun. Opo, sir, at may mga pinasa po pa po kami na mga reklamo at ebidensya na na-consolidate po yung mga ruta, iba-ibang ruta na wala pong alam yung ating mga operators and drivers. Opo. Nalaman na lamang po nila na na-consolidate na dahil hindi sila makarehistro, hindi makakuha ng confirmation kasi nga po, consolidated na nung isang entity. Sir, bidding fee, regular po ba itong ginagawa before? Ma'am, nung nagsimula nitong nagkaroon ng PUBMP, nung may mga developmental route o mga kailangan irrationalize, para may award sa iyo kasi yung ruta, if the price is right, marami ho kaming kasamahan na haharap po kapag dumating na po yung takdang araw po na didinggin po ito. Opo, we understand. Actually, naka-attach din po dun sa letter namin, dun sa LTFRB na kasama po yung mga, kung sino po yung mga tao na to, kung ano po yung mga transport cooperatives na to, nakalagay po doon. So, ibig sabihin po, hindi po talaga ito nabasa. Opo, sir, magkano yung bidding fee for the benefit of our viewers? 5 million. 5 million per route? Per route. Bakit po? Depende yan kung gaano karami, yung public utility doon sa ruta. Kasi ang nakalagay doon sa affidavit ng mga members natin, 20 to 50,000 per members ang hinihingi nila para mabuo yung 5 million. Sir, ano po yung paliwanag sa inyo? Bakit daw po ganito kamahal? Considering na ganito po ba yung presyo before the modernization program? Actually, wala dapat bidding, Ma'am Katrina. Wala dapat bidding na nangyayari. So ito, pailalim po itong ginagawa.
So hindi naman po ito mapupunta sa kaban ng bayan, itong bidding na to, itong gagastusin o pang bibid na to. Hindi naman po ito mapupunta sa taong bayan o sa kaban ng bayan. Sir, ano po yung mapupunta paliwanag lamang po nila ito sa sa inyo? ilan. Opo, ano po yung Wala paliwanag na. nila sa inyo? Bakit po Yung kailangan ng paliwanag, bidding fee this time? hindi naman po lahat. Meron lang mga regional offices po ng LTFRB na ganito. Para sa inyo may award. Kasi siyempre, kung sino yung pinakamalaki ang bidding fee o inilagak mo na pera, eh, malamang sa'yo ma-award yung ruta. And may mga na-award na ruta na hindi naman dumaan dun sa LPTRP o Local Public Transport Route Plan. Okay, sir, and it's common wisdom naman, no? Madaling intindihin na kung bidding yung magiging proseso, eh lugay yung mga maliliit na PUV drivers natin kahit pa miyembro sila ng kooperatiba. Kasi hindi naman naabot sa 20,000 pesos yung kikitain nila or 50,000 pesos yung kikitain nila sa loob ng isang buwan or even in 2 months. So ano yung remedy nyo dito, sir, aside from filing a complaint against against the policy? Actually, ma'am, nung una, siyempre, doon sa mga regional offices kami nagpunta. Kaya lang sila yung nirereklamo namin. Kaya inakyat namin ito sa mas mataas, sa central. Yun nga, nando doon na yung mga ebidensya, nando doon na yung reklamo. Ano pa yung hinahanap nilang ebidensya? Opo. Nando doon na. So, ibig sabihin, kung humihingi pa sila sa akin ng ebidensya, narinig lang nila yung sa mga interviews. Ibig sabihin, hindi nila binabasa yung mga reklamo. Opo. Sir, isa pa dun sa isang allegation nyo doon sa laban sa sistemang to, no, is that yung iba pong franchises ay na-award sa ilang politiko, particularly mayors and congressmen. Can you tell us more about this, sir? Yung ginagamit po ng mga mayor and mga congressmen na to, mga dummy or mga crony nila kung tawagin. Siyempre, hindi naman nila ipapangalan ito ng diretso sa kanila. Pero sila talaga yung nagmamando doon sa mga ruta. At hindi kami pwedeng pumasok. Opo. How widespread is this problem, sir? Gaano siya katalamak? Sa ilang probinsya niyo po siya naobserbahan? Ilang mayor or congressman po yung involved base sa inyong observation and data? Ma'am, doon sa pag-imbita sa atin, Ma'am Katrina, ng mga miyembro natin, marami na po, mga ilang probinsya na rin po itong napuntahan natin na actually kahit hindi yata ay award, basta maglabas lang sila ng mga modernized o mga minibus, mabibigyan na po sila ng ruta. Okay, sir. Mga ilang congressman o mayor po yung involved dito as far as you know, sir? Yung mga involved po dito siguro na mga nasa 6 na ang involved po. At ilang operators po, ilang small operators at drivers yung nawawalan po ng oportunidad dahil yung mga franchises para sa ilang ruta ay na-award na sa mas malalaking kumpanya or sa mga mas makapangyarihang camps like those owned by mayors and congressmen, allegedly. Ma'am, sa isang ruta hindi bababa ng 200 na operators at 200 na drivers. Kasi hindi naman pipiliin nung mga LGUs na yan, yung mga maliliit na ruta. Siyempre, yung mga malalaking ruta ang pipiliin yan kung saan po maraming pasahero. So, karamihan, sir, Metro Manila? May Metro Manila and then sa mga malalaking cities po ng mga probinsya. Opo. Sir, you also warned the public na monopolizing routes could lead to the tripling of minimum fares. How close are we to this instance, sir? Gaano na po kalapit na ma-monopolize yung iba-ibang ruta, lalo na dun sa major cities and transportation hubs? Ma'am, ganito po yun. Ano? Ang gusto nila, pagdating ng, di ba, extended po kami hanggang December 31. So, ang gusto ng mga cooperatives, huwag na kaming ma-extend after December 31. So, para sila na lang yung tatakbo doon sa lugar. Kasi LTFRB na rin ang nagsabi sa akin, sa mga regional offices, na hanggat nandiyan kami ng mga traditional jeepneys, mga UB Express na hindi nag-modernize, yung mga nag-avail po ng mga modernized units, hindi po nakakabayad ngayon. Ang lugi po nila, per 15 units, nasa 200,000 pesos. So paano po sila makakakope up doon sa mga loan na to? Kailangan mawala kami sa kalsada at kailangan magdoble o magtriple yung pamasahe para po
matugunan yung pagbabayad doon sa kanilang mga loans at doon sa kanilang mga lugi at patong-patong po na interest. Opo, sir, last time, earlier this year, a transport strike was also held at nakipag-meeting po yung ibang transport group sa ilang Malacañang officials. Ano na po yung update ng mga napag-usapan doon, sir? Na-roll out na po ba yung mga naipangako or naipagkasunduan doon sa meeting na yon? Actually, napanood ko kanina si Secretary Bautista. Narinig ko na sabi niya, hindi kami nagpupunta sa kanya, hindi ako nagre-reach out sa kanya. Alam ko, busy po yung tao. Pero sana siya ang nagseset ng schedule kung kailan kami magmi-meeting. Kasi nakakahiya din na lagi mo siyang aabalahin. Sana yung convenient time niya, yun yung ibigay niya sa amin na directives na ganitong araw, pwede kayong pumunta, ganitong buwan, or gumawa ng technical working group o doon sa kanyang undersecretary for land transport para po yun ang makausap namin at hindi siya yung naaabala. Opo, but sir, have you already sent a request? Yung proper niya, hindi po araw-araw o linggo-linggo siya yung pinupuntahan ko. Opo, pero sir, you've already sent a request letter, at least sa mga undersecretaries or assistant secretaries if you do not want to go straight to the secretary. Actually, kasi hindi naman na ini-introduce kung sino po yung assistant secretary for roads. Kay Chairman Bautista and kay Secretary Bautista, nagme-message lang po tayo sa kanya. And so far, sir, wala pang nasiset na meeting? Wala pa pong nasiset na meeting. Dapat po sila kasi sila yung governing bodies, dapat sila po yung mag-set po ng schedule para sa amin. Okay. Sir, another issue with regard to your planned transport strike is yung mga mananaka, yung publiko, sinasabi nila, as you heard kanina dun sa news item namin, is that hindi naman gobyerno yung mahihirapan doon sa transport strike. It is the riding public na mapeperwisyo kapag nagka-transport strike. Your response to those comments, sir? Ma'am, lagi naman po namin kinukonsider yon. Alam po namin, hindi po madali ang magdeklara ng transport strike. Ultimo kaming mga drivers and operators, apektado din po yung aming kabuhayan. Yun nga lamang, hindi nga tayo pinapakinggan. Puro usap lang, wala naman pong aksyon. Kaya po namin ito isasagawa ulit. Okay. 3 days, sir, do you have any intentions or is it possible to still extend the number of days or cut short the number of days depending on the reaction of the government, sir? Gaano po ka-flexible yung inyong grupo? Ma'am, wala po ako may bibigay doon sa mga tanong ninyo. Basta ang certain lang, 24, 25, 26, tigil pasada po kami. Sir, last time na-cut short yung transport strike nung nakipag-usap yung Malacañang. Are you still amenable to that? Open pa po ba kayo doon? Ma'am, depende po doon sa pag-uusap. Kasi last time, nakipag-usap nga po kami, pero wala nga po nangyari. Kaya po kami humantong ulit sa ganito. Alright, and we will have to leave it at that. At aantabayanan po natin yung issue na yan. Salamat, sir, for joining us this morning and we hope to hear more from you pag natapos na po o habang sinasagawa po itong transport strike na to sa mga susunod na linggo. Maraming salamat, Mr. Marvel Buena of Manibela. Thank you, Ma'am Katrina.